Nakaalerto sa Baguio City ang aabot sa 700 pulis matapos ang pagsabog doon ilang sandali bago magsimula ang Grand Float Parade. Ayon naman sa mga otoridad, isolated case lang ito at wala namang kinalaman sa festival. Narito po ang report ni Isay Reyes. Bago magsimula ang Grand Float Parade para sa Panagbenga Festival sa Baguio, sumabog ang isang granada sa may opisina ng Baguio Civilian Volunteers Against Crime o BCVAC sa Melvin Jones Grandstand sa Burnham Park. Tatlong miyembro ng BCVAC ang sugatan sa insidente na agad namang nalapatan ng paunang lunas. Base sa inisyal na investigasyon, walang kinalaman sa festival ang pagpapasabog. Posibleng paghihiganti raw ito sa BCVAC. May mga nakakaaway na kasi ang grupo dahil sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad. Sa panayam ng GMA News Online kay Panagbenga Festival Co-Chairman Anthony De Leon, aksidente at hindi raw pagpapasabog ang nangyari. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Yung lugar kasi na pinangyarihan ay nasa ground floor ng isang grandstand, kaya hindi kaano marinig. Yung sound nun is very subdued, kaya hindi na-create ng panic. Ininspeksyon na ng Baguio City Police ang pinagyarihan ng pagsabog. Gumagawa na rin ang pulisya ng artist sketch ng mga posibleng suspect. Nakatakda namang kuna ng pahayag ang ilang saksi umano sa insidente. Isay Reyes, GMA News.